I am ready! GMA Weather! Serbisyong totoo ng GMA News! Kasalukuyang nakararanas ng malalakas na ulan at hangin na dala ng Typhoon Ferdy ang Batanes at iba pang bahagi ng Luzon. Hanggang kailan kaya mananalasa ang bagyong ito? Makibalita tayo kay GMA Resident Meteorologist Nathaniel Cruz. Mangtani. Mark, signal number 4 na ngayon dyan sa Batanes Group of Islands. Kapag signal number 4, suspendido ang klase sa lahat ng antas. Asahan ang malawakang pinsala sa mga ari-arian at nagbabantari ng storm surge o yung daluyong sa mga coastal area na pwedeng umabot ng 2 hanggang 3 metro ang taas. Signal number 3 naman dyan sa Babuyan Group of Islands. Wala rin klase sa lahat ng antas at posible ang malaking pinsala sa supply ng kuryente at linya ng komunikasyon. Maging alerto sa storm surge. Signal number 2 naman dyan sa Ilocos Norte, Apayao at Northern Cagayan. Suspendido ang klase sa preschool, elementary at high school. Posible rin ang storm surge. Habang signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Cagayan, Northern Isabela, Kalinga, Abra at Northern Ilocos Sur. Malalakas sa ulan na may pagbugso ng hangin ang maranasan at suspendido rin ang klase sa preschool. Namataan ang mata ng Typhoon Ferdy sa layong 260 kilometers east-southeast ng Basco, Batanes. Tagilay nito ang napakalakas na hangin umaabot sa 215 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso na hanggang 250 kilometers per hour. Inaasahan na kikilos ang bagyo pa west-northwest sa bilis na 23 kilometers per hour. At base sa taya ng U.S. Joint Typhoon Warning Center, isa ng super typhoon ang bagyong Ferdy. Sa forecast track ng PAGASA, pagkatapos na tumawid mamayang gabi o bukas ng madaling araw, ang bagyo dito sa may Batanes Group of Islands, magtutuloy-tuloy ito dito sa may West Philippine Sea at muling tatama sa kalupaan o second landfall dyan sa may southeastern China sa araw naman ng Huwebes. Sa ngayon, may asahang ulan sa extreme northern Luzon, dyan sa may northern Luzon at ilang bahagi ng Luzon at yan ay sadhi o direktang epekto ng papalapit na bagyong Ferdy. At hanghabagat naman, magpapaulan dyan sa may southern Luzon at ilang bahagi ng Kabisayan. Habang bukas, masungit pa rin ang panahon dito sa may northern Luzon, lalo na sa may extreme northern Luzon, pero unti-unti mababawasan yan habang lumalayo yung sentro ng bagyong Ferdy. Pero dito sa may southern Luzon at sa Visayas, patuloy na makararanas bukas ng mga pag-ulan. Samantala, binabantayan na rin ng PAGASA ang isa pang bagyo sa labas ng PAR na may international name naman na Tropical Storm Malakas. Namataan ang sentro ng bagyo sa layong 1,605 kilometers dito sa may silangan ng Luzon. Taglay ng bagyo ang lakas ng hangin nasa 75 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong hanggang 90 kilometers per hour. Inaasahan nakikilos ang bagyo pa west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. At sa wind forecast ng Metra Weather, bukas ng umaga inaasahan na papasok ng PAR ang bagyo dito sa may silangang bahagi ng PAR at ito ay tatawagin sa kanyang local name na Jenner. Kaya bukas, posible na may 2 bagyo sa loob ng ating PAR, si Jenner at bagyong Ferdy. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Servisyong totoo ng GMA News.